Thank you, Arian. So, ayan na yung samples ng pang ano namin, pang kasilip sa mga edit. Thank you, Sir Papel Art. Gagawa ako ng mga pang RSVP. This makeup ko. Ito ay gawa sa kartonina na craft ng kulay. Then, nag-print lang ako ito, yung kanina. Tapos, pinold ko to na pagayon. Para pagbinuksan. So, ganito lang yan. Lalagay lang sa record. Lalagyan lang ng glue yung mga gilid na parte. Na huwag naman masyadong marami. Para hindi siya magmukhang basa dito sa part na to. Then, after nyan, lagay mo lang dito sa loob na kung saan dapat ay pantay yung magkapi ng gilid. So, arrange mo lang na pantay itong side na to sa mga kapal dito sa kapal. So, yan. So, yan yung magiging itsura nyan sa loob. Then, dito sa labas, lalagyan ko lang ng pangalan na yung dalawa dito. Ganun lang din. Lagyan natin ng ito yun. Ito yun. Ayaw mag-focus. Ayan. Then, lalagyan lang din natin ng glue dito sa mga gilid. Dito sa gilid. Hindi masyado marami. Then, paste natin dito na hindi naman na dapat ay pantay pa. Magiging finished paste nila. Then, sa harap, buksan mo. Dito, ipapuncture ko na lang dito dalawa, tapos dito rin dalawa. Then, gagawa na lang ng rito. So, ito yung magiging later, kapakita ko sa inyo. Kapag meron na akong rito, kapakita ko kung paano. Yan. So, yung finished product. Ang ganda! Nagaya niya si Miss Chris. Ang sobrang ganda! Ito naman, yan naman yung pinaka-program namin. Kapag nandun kami sa reception, and ginawa ko lang din siya. So yan, pati yung guestbook namin, kasi nabibili kasing guestbook, puro English. So ang ginawa ko, ako na lang yung gumawa ng guestbook namin. Na kung saan, ito ay parang interactive sa mga guest namin, sa mga bisita na sasagutan nila. And then, ito, yung printed na ito, for example, yan, yung print na namin. Ito ay ipapabookbind na lang para magmukha siyang. At least, ito, napaka-interactive and talagang meron sila dyan message. I believe. Code grade sabay print na rin ng invitation. Ayun na siya, nag-print na siya. Diba? Kasi kahapon hindi siya ma-print. Nakakaloka. Deep clean. Pero nag-print na rin siya. Wow, disaster dito sa kwarto. Grabe. Ngayon na lang. Nakat na namin yung invitation. Yan. Nakikat kami. Ano ang iyong masasabi, Dab? Dabby! Dabsy! Ano masasabi mo? Ayan, nakikat kami dun. Libre lang. Nakakaya kay ate. Pero wala kaming choice. Thank you po, ate. Ayan na, nakat na namin si Dab. Isa pa sa mga pinakamagandang
tipid tips para kapag ikaw ay mag seated style ng dun sa inyong reception, maglagay ka ng ito, yung seating arrangement. O, diba? Seating arrangement, kung saan sila uupo. For example, kami, dun sa Maxis kasi, 10 persons per lamesa. So, hindi maganda na merong isa na kulang kasi nga, allotted yun dun sa mga guests na nandoon. So, I just make sure na per table, meron talagang 10 persons na naka-alat para doon. So, ayan. Gawa ko ng seating arrangement. And even doon sa ginawa ko na ano, ang tawag na ito? Dito, sa, ayan. Sa ginawa ko na invites, meron din yung naka-indicate kung saan sila uupo. So, reservation sheet. Ayan. Nakalagay kung anong table number sila. So, meron din akong ginawa ang seating arrangement. Na kung saan, kapag akit nila dun sa Max, alam nila kung saan sila nakaupo. Hindi sila malilikap.
para sa garden. So, bumili ako sa Shopee ulit. Please give us a like and subscribe para updated ka sa mga videos namin.